Humarap na sa Senado ang tinuturong drug lord na si Karen Espinosa. Isiniwalat niya rito ang mga opisyal na tumatanggap ng payola mula sa kanya. Kasama na dyan si Senadora Laila De Lima. Para sa update, nasa linya ng telepono si Mian Los Baños. Mian, sino-sino mga malalaking tao na pinangalanan ni Kerwin na sangkot sa droga bukod kay Laila De Lima? Yes, Raffy, so far yung mga nabanggit niya, actually ang daming names na nabanggit nito ni Kerwin Espinosa, pero so far yung malalaking mga pangalan, isang General Dulina na naging regional director ng PNP Region 8 na nag-request ng 500,000 monthly, pero tumawad siya 300,000 monthly at nag-advance raw ng 3 million pesos sa kanya. General Loot na humingi naman daw ng 120,000 weekly sa kanya. Ito nga si Senadora De Lima na umabot ng 8 milyong piso daw yung nabigay niya. At ito bago nag-break, ano, sinabi niya na itong si CIDG Region 8 Chief Marvin Marcos, ito Raffy yung nag-lead dun sa team na nag-raid dun sa jail, dun sa selda ng kanyang ama, tumanggap okay din daw ng 3 milyong piso mula kay Kerwin Espinosa. Okay, kasi nabanggit kahapon nung makausap ko si whistleblower Sandra Cam na dalawa raw ang senador na protektor ni Kerwin Espinosa. Nabanggit na ba dyan sa hearing kung sino yung isang senador na hindi pa nababanggit bukod kay De Lima? Inaabangan pa natin, Raffy, kasi ongoing pa, nag-break lang siya, Laila De Lima, Senadora Laila De Lima pa lang yung kanyang sinasabi. Pero hindi pa tapos yung affidavit niya, so babalik pa siya para ituloy yun lang. Okay. Paano daw nagsimula ang kalakalan ng iligal na droga ni Kerwin? 2004, Raffy, sa Cebu daw, nung doon siya umpisa, nagkaroon ng drug trade mula 700 hanggang 7,000 pesos per sachet. Nakulong siya sa Cebu, Raffy. Doon niya nakilala sa kulungan itong si Jeffrey Diaz alias Jaguar na nagturo sa kanya ng kalakaran kung paano mapapalago yung negosyo kahit nasa loob sila ng kulungan. Ito rin daw yung nagbigay sa kanya ng contact para doon sa source ng droga na si Lovely Impal. Hanggang sa puntong nadala na sila nito ni Jaguar sa Bilibid na naka-trade na nila doon sila Peter Ko at Tony Ko, umabot na sa 4 hanggang sa 10 kilos ng shabu yung pinapakonsign sa kanila dahil through consignment yung kanilang business. 500 to 600,000 per kilo na daw yung kitaan nila sa shabu doon, Raffy. Okay. Meron na binabanggit na blue book ni Kerwin na unang nilabas ni Albuera Chief Police Jovi Espinido. Ayon kasi kay Espinido, nasa blue book ni Kerwin ang pangalan ni Senadora Laila De Lima, pero ayon sa pahayag kanina ni Erwin o ni Kerwin, wala raw siyang blue book. Meron ba talaga nito? Yes, Raffy, tatlong beses paulit-ulit sinabi ni Kerwin, wala siyang blue book dahil hindi niya raw kailangan ng blue book dahil kabisado daw niya at kaunti lang naman daw yung binibigyan niya ng SOP o yung drug money o protection money doon sa kanyang rehiyon, kaya hindi raw niya kailangan ng blue book para i-report pa ito, Raffy. Okay, so bakit nabanggit ni Espinido yung blue book? Saan ang galing yung salitang blue book? Mukhang may ibang usapan itong blue book at pink book. Mukhang dun sa tatay. Ha? So, hindi ito yung naitanong kanina kay Kerwin. Pero ang sinasabi ni Kerwin, as far as he's concerned, wala siya nung blue book na yan. Pero hindi naitanong sa kanya kung alam ba niya yung blue book o pink book naman nung kanyang ama ni si Albuera, na si Albuera Mayor Espinosa. Okay. Binanggit din ba ni Kerwin kung kanino niya kinukuha yung kanyang droga, yung kanyang supply at saan niya binabagsak mga ito? Oo. Alam mo, through ups and downs niya, Raffy, kahit nung panahon na ang dami na niyang pera o dumating yung panahon na naubos yung pera niya, nag-umpisa ulit siya noong 2011 na magkaroon ng drug trade. Iisa lang yung kanyang sinasabing source, itong Lovely Impal na based in Cebu, sinasabi niya. At pero taga Cagayan de Oro daw ito at sabi niya, buhay pa ito hanggang ngayon at doon niya kinukuha yung kanyang ibinibentang droga. Okay, buhay pa itong si Lovely. Kung buhay pa ito, inasaan siya at bakit hindi pa rin nahuli ng mga otoridad? Wala, hindi pa nahuli. Kanina nga, dinescribe pa niya. Sabi niya, maputi, mahaba ang buhok, medyo malaking babae at sigurado daw siya na buhay pa ito at pinapadaan niya daw yung pera na kinikita through a bank account, sabi niya. Kaya alam daw niyang buhay pa talaga ito. Okay, sige. Paano naman nagsimula ang ugnayan niya kay Senator Laila De Lima? Paano niyo nakilala itong senadora? Nabanggit niya ba? Very detailed, Raffy, no? October 2015, umpisa daw tumawag sa kanya itong nagpakilalang driver bodyguard ni Senadora De Lima. Humihingi daw ng pera sa kanya na umaabot, sabi, 2 million pesos nga daw ang hinihingi sa kanya. Bagamat hindi, humihingi daw sa kanya, I'm sorry, ng 1 million o 1.5 million per month, pero hindi raw niya kaya. Kaya nagkatawaran pa raw, 700,000 per month, pumayag naman daw itong driver bodyguard na ito hanggang sa nauwi. Pero sabi daw, papayag kami 700,000 monthly, pero kailangan may goodwill na 2 million.
And then nung nakita na sila dito daw sa may isang mall dito sa may Pasay, Rafi, doon niya nakilala na ito ay si Ronnie Dayan. Dumating daw yung pagkakataon, nagduda siya kung talaga bang nakakarating kay Senadora De Lima yung pera. Kaya doon daw nag-set up ng meeting si Ronnie, di umano, kaya sila nagkita sa Burnham Park sa Baguio. At doon daw, na-meet niya talaga si De Lima. Pagka magsabi niya, hindi sila nag-usap ha, ng sinanga Senadora, wala siyang nabanggit tungkol sa yung transaksyon. Pero nagpa-picture naman daw siya dahil pumayag naman doon na magpa-picture itong si Senadora De Lima. Umabot natin ng 8 million pesos di umano yung nabigay ni Okay, nung magkita sila ni Senadora Laila De Lima face-to-face, nabanggit niya ba kung ano na pag-usapan nila? Ang nasabi lang daw niya sa Senadora ay, ma'am, ang pera, sabi na kay Ronnie na. Tapos nasabihan naman daw siya beforehand ni Ronnie na huwag nga raw makipag-usap ng masyado dahil hindi raw makikipag-usap habang nasa public place itong si Senadora De Lima. So kumbaga, ay guided daw siya. Kaya yun lang daw ang nasabi niya sa Senadora. Tapos nagpa-picture sila kasama yung kanyang pamilya, Rami. Okay. Maraming salamat, Mian Los Baños.